seafood boil, Cajun style. Pag ginanarinig ninyo, una nyo maiisip ang Louisiana. Kasi yung Cajun style ng mga lutuin, yan ay deeply rooted na sa Louisiana. Pero yan, hanggang Pilipinas, usong-usong ngayon ang mga seafood boil Cajun style. Kaya yan ang gagawin natin. Ang estilo ni Mambong, alam niyo ito, simple lang ito eh. Marami lang mga seasoning. Alam niyo kung may mabibili nga kayong ganito na seasoning, ang dami niyo na may eliminate eh. Garlic, butter, lagyan niyo ng ganito. Tapos, baka wala. Baka mahirap hanapin. So, diskartehan natin na makagawa tayo ng Cajun style na seafood boil. Alam niyo, nung araw pa naman tayo mga Pilipino, hindi natin lang alam ang hilig na natin sa mga seafood boil na kung ano-anong klaseng seasoning. Punta lang kayo sa dampa, magpapaluto kayo ng mga seafood, merong in oyster sauce, in Thai chili sauce. Hindi natin alam, mahilig na tayo nung araw pa. Ito nga lang, hindi gaano sa Cajun style, kaya yan ang didiskatehan natin. Pag sinabi niyong Cajun sa Louisiana, pag napunta kayo, number one dyan, ang andouille sausage. Gagamit ako ng andouille sausage, but kahit anong sausage, pwede naman. Kung meron kayong Chinese sausage, kung meron kayong chorizo de Bilbao, masasarap yan. Kasi added flavor yan sa seafood boil natin. Ang gagamitin ko ngayon, yan, typical na shrimp. Gagamit tayo yan. Garlic, of course, sangkaterbang garlic, sangkaterbang butter, meron din tayong corn. Mabilis lang lutuin ito, kaya ini-introduce ko sa inyo ang lahat ng gagamitin natin. Itong corn na to luto na, para pag sinama natin, madali na. Ngayon, kahit anong crabs, pwede niyong gamitin. Yung crabs sa atin, napakihirap hanapin dito. Ito ang laging mas available, ang Dungeness crab. Hindi siya indigenous sa California, pero maraming area sa California na may season ng Dungeness crab. Like sa area ng Santa Barbara, sa Bay Area, yan ay very iconic sa amin, ang Dungeness crab. Hindi kayo pupunta ng San Francisco na hindi nyo masusubukan ang aming Dungeness crab. Yan ang gagamitin natin. So, simulan natin sa pinaka-base ng sauce natin, yung butter sa kayong garlic. Sisimulan ko to, medyo pagugulungin natin yung ating andouille sausage. Lalagyan ko lang to ng mga, siguro kahit 1 tablespoon lang. Yan. Huwag lang hindi magkaroon ng mantika. Kasi ayokong basta isama to eh. Gusto ko yung aking andouille sausage, yung casing niya, may konting snap, may konting lutong. Ayan ha. Magmamantika to, pero inunahan lang natin ng konti. Ng 1 tablespoon. So, itong estilo ko lagi, gusto ko yung aking andouille sausage, medyo nababrown ng konti. Ang bango nito. Very distinctive pagdating sa Cajun style ng mga lutuin. Mga paggambo, jambalaya, yan yung nilalagay nila yan. So, yan. Basta pag yung medyo nag-brown ng konti, siguro in about 3 minutes, 2 minutes, okay na yan. Oh, ayan oh. Ganda. Malapit ko ng hanguin to. Then sisimulan natin yung ating butter with garlic and all the seasoning. Ayan. Basta pag yung alam nyo nag-brown na, hanguin nyo na. Okay, eto na ang ating sausage. Set aside natin muna mamaya. Saka natin ilalagay. At least yung kanyang pinaka-casing o yung pambalot ng may snap na yan. Malutong pagkagat nyo. So ngayon, eto na. Yes po. 1 cup na butter ang tutunawin natin. Kasi wala naman tayong ibang dito eh. Yung isang ganito ay 8 ounce. So bale, 1 cup siya. Hintayin nyo lang mag-melt. 1 cup na butter. Kukontrayin natin yan na sangkaterbang bawang. Sa bagay, yan i-depende sa inyong lulutuin. Medyo may karamihan yung aking lulutuin. Kaya, antimano, 1 cup agad ang ating tutunawin. Ayan. Basta tunawin nyo lang. Ito na.
tunaw na ang ating ano, butter. Bali siya, 1 cup, ganyang karami. Kakatakot, no? Pero, konti lang yan. Halos, ano, wala tayong iba kasing sarsa or tubig. Ito ay, ano nga, 1 half cup na garlic, mince. Ginamit ako ngayon ng, ano, food processor. Medyo mahirap pag inano ko, eh, mano-mano, eh. Half cup. Ah, tuloy, dinaya ako pa nga yan, eh. Medyo marami ng konti sa half cup. So ngayon, ito, hindi naman natin ito i-brown. Palalabasin natin yung kanyang aroma. Kasi mahirap i-brown to pag butter lang. Pag gusto nyo i-brown, nahaluan nyo ng konting ano yan, cooking oil. So ito, ganyan lang. Medyo tsaga-tsaga lang. Ayokong lakasan yung apoy. Siguro in about 2 or 3 minutes, kagandahan na yan. Then pakikita ko sa inyo mga susunod na seasoning natin. Okay, in 2 minutes, pag nakita nyo ng ganyan sa inyo, it could be 1 or 3, medyo ganyan na ang kulay ng ating ano, at naaamoy nyo na, kaganda na ho yan. Hindi siya sunog, hindi siya talagang hilaw pa. Yung ating butter ay, ano na siya, salted. Hindi naman ganun kaalat, pero lalagyan natin ngayon ng garlic salt. Itong pinaka-base, ang pinaka-main na seasoning natin. Siguro para dito, mga 1 teaspoon muna. Tansyahin nyo, mga 1 teaspoon lang. Yan, 1 teaspoon. Lagay natin dito. Ito, masarap to. Lalagyan natin ng konting cayenne pepper. Ito yung magbibigay ng sipa. Kutsarahin natin. Baka mamaya mapaanghang. Siguro, lalagyan ko lang to ng halos 1/2 teaspoon lang muna. Ayan na, mamumula na yan. O, lagay natin dito yan. Konting halo. Alalahin nyo lang yung apoy. Ah. Alam nyo, pagkaluto kasi nito, ihuhulog lang natin lahat ng ating ano. Lahat ng ating seafood. Done na yun. Inahan ko ng konti. Baka tayo masunugan. Ito, ang isa pa nating ano. Pampalasa, pampasarap. Ayan, oh. Yan ang ating ano, onion powder. Manamis na mis. Very distinctive din ang onion powder. Ito, lalagyan ko ito ng mga 1 teaspoon. Yan. 1 teaspoon. Lagyan natin dyan. Napansin nyo ba, ang ganda ng pagkakapulan ng ano, ng mga seafood boil sa Pilipinas. Dami na ngayon mga restaurant. Sabi ng mga pamangkin ko, Tito Bong, mag-seafood boil naman kayo. Minsan ang mahal o pag kumakain sa labas. Kaya eto. Eto, simple ko. Amoy na amoy ko yung ano. Binuksan ko pala itong paprika. Amoy na amoy ko na. Eto, magbibigay ng magandang kulay. Tsaka ng lasa. O, lagyan natin ng 1 teaspoon. Ayan na. Mamumula na yan. Ganda niyan. Lagyan natin dito. Alam nyo, halos ito lang ang ating ano. Ayan o. Ganyan kasimple lang yan o. Alam nyo, minsan eh, kung ano yung simpleng recado lang, yun ang masarap. Kaya ayoko ng kalikutin eh. Ayan o. O, ganda o. Ako. Okay, ngayon, wala tayong ibang acidity. Puro ano lang to, ah. Bigaan natin ng isang katamtamang lemon. Kung wala man kayong lemon, ang sarap ng calamansi. For acidity. Ayan na. Kalahating lemon, pwede na yan. Okay, magkikreate na ng ano yan, ng acidity para mabalance naman. Ayan, halo uli. Ang bango nung mga seasoning natin, ah. Siguro pwede naman tikman to bago ko ihulog yung mga ano. Baka mamaya maligaw tayo eh. Ingat lang sa pagtikim ha. Ako, Diyos ko, napakainit nito. Baka mamaya pagbalik ni Mambong, iba na ang uso. Maganda yung alat. Swat. Yung acidity. Ang ganda. Gustong gusto ko yung acidity nung ano, yung lemon.
Lalo siguro kung kalamansi ito. Okay. Parang gusto ko ng konting pepper. Lagyan natin. Kahit half ano lang. Half teaspoon. Yan. Ako. Sarap nito. Ano ang ating unang ihuhulog? Yung ating crab is luto na yan. Ang nabili namin. Na-steam na yan. Yung ating sausage, kaluluto lang. So, unahin natin itong shrimp. Itong aking shrimp, binilang ko to, ito ay 30 pieces. Kung ganong kabigat, hindi ko po alam. Ako tingin ko, siguro ano, 1.5 pounds na ano. O halos 1 kilong malasog po na ano. No, nakita niyo yung kulay, oh. Hinahinaan ko lang yung apoy. Ang ganda nung ating ano, bato. Ayan, oh. Pagugulungin nyo lang yan. Simuti natin, oh. Ito yung mga garlic, no. Kala nyo sunog kasi yung kulay ng ating ano, paprika. Pero napakabango. Oh. Pag ito medyo nabulan na, giniluto na, dadagdag lang natin yung ibang ating Ricardo. Ganun kasimple. 3 minutes. Tingnan natin. Ay, pwede na. Ayan eh, oh. Ganda. Naku po. Amoy na amoy kay mga bawang. Ayan, oh. Oh, konting pagulong pa para yung mga medyo hindi pa pink. Ayan eh, oh. Ganda. Okay. Hindi ko pwedeng ilahat tong ano aking Dungeness crab. Eh, may karami. Okay, siguro mga 3 maglalagay ako. Yung natin na isa. Itong malaki, lagay natin itong isa. 3 pwede na. O, oh, ayan. Pwede bang 4? Apatin na natin. Ayan, nagtira lang ako. O, oh, ayan, balik natin dito. So ngayon, panidilaan nyo rin doon sa ating Cajun sauce, itong ating luto ng crabs. Again, kahit anong crabs, pwede niyong gamitin. Lalo yung crab sa atin. Yung crab sa atin, yun ang bihira sa amin. Oh. Basta medyo pagugulungin niyo lang, ayan, ganyan. Para yung mga sarsa niyan, mabalutan naman yung crabs. Okay, ganyan lang. Gulong-gulong lang yan. Ayan, yan daw, mga napagulong ko, no? Ayan, may mga sarsa na, balut na ng ano, ng bawang. Ganyan. So ngayon, susunod natin dito ang ating corn. Yan ang mga typical na ano eh. Sa Pinas ngayon. Yan, may corn. So, ang ilang piraso lang. Ako lang kakain ng corn eh. Saka baka si Biron, baka kumain ng 1-2. 4 na lang natire, oh. Sama ko na lahat. Ganyan pong estilo ng pagluluto. Kayo ang hari at reyna ng inyong kusina. Kayo po ang bahala. Hahaluin ko lang po ng konti. Dahil ako po ay may gustong i-shout out. Alam nyo yung shout out, pag naririnig ko yung word na shout out, parang alangan sa edad ni Mambong eh. Kasi sa amin, ang mukhang bibig namin, no, may gusto kaming batiin. Alam nyo, meron ako isang subscriber. Nakakatuwa. Takpan ko muna po. Si Tess Reyes ng Pasig. Itong si Tess Reyes, sa kanyang mga komento, talaga naman nakakataba ng puso. At simula't sa puli, ito'y lagi nanonood doon sa amin. Ang nakakatuwa, yung kanyang apo, si Clyra. Clyra, hello sa'yo. Kamusta ka, Clyra? Ito pong apo niya, si Clyra. Pati daw yung pataas-taas ko ng kamay, ginagaya po. Kaya, Clyra, kamusta ka? Yan po. Yan po mga estilo ni Mambong pag madali yung lulutuin. Okay. Oh, ayan na po. Start ko lang yung ano. Naku, ito yung walang sabaw yung. Ito lang yung. Oh, ganyan lang. Oh. Talagang in garlic butter lang eh. Ayan, ganda. Pagtiyagaan nyo lang haluin dahil ganyan lang po talaga yan.
Ito na. Pwede nang isama itong ating andouille sausage. At least hindi ho siya malalabog at siya ay malutong. So, again, halo-halo lang ng konti, tiyaga. Gusto nyo lahat madilaan ng ating Cajun sauce. Ang lahat ang naan dyan po. Ayan, no? Kaya pagbalik ko, pakita ko sa inyo, ito ay halong-halo na. Ito na po. Ayan na. Pero, alam nyo, tinikmang ko. Bitin ako sa ano? Yung acidity. Ang sarap ng lemon. I can imagine kung kalamansi ito. So, etong kalahat, eh, bali isang lemon na. Katamtamang laki lang ng lemon. Ayan na. Lagyan pa natin ng isang. Ayan na. Ganda. After nito, tatakpan ko lang siguro ito ng mga isa, dalawang minuto. Plating na tayo pagbalik ko. Tapos na po ang ating seafood boil na Cajun style. Si Mambong po ay amoy butter na. Pero ito po, sulit! Kaganda. Ito po ang ating seafood boil in Cajun sauce. Depende po yan sa anghang na gusto nyo. Sa dami ng sarsa na gusto nyo. Pero ito, kasarapan. Ang ganda tingnan. Ang bango. Yan po ang ating seafood boil Cajun style. Available po lahat dyan sa Pinas. Yan po. Ilapag natin dito. At tayo magpasalamat. Muli, isa na namang mapagpalang araw para sa inyo lahat. Salamat sa Diyos. Tayo po'y may masarap na Cajun style na seafood boil. Hanggang sa muli, kayo po'y kaiingat. Salamat.